Hallelujah, praise the Lord. Ang ating topic ay ang babaeng Samaritana na kinalugda ng Panginoong Jesus dahil sa kanyang katapatan. Kung tayo lamang ay magiging matupad sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo, katulad din ng babaeng Samaritana, kung tayo matupad, ay kalulugdan tayo ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kalulugdan? Mayroon tayong pagpapala sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Umpisa natin sa John 4, verse 7. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. At sa kanya, sinabi ni Jesus, painumin mo ako, sabi ng Panginoong Jesus. Sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagado kung magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw na isang Hudyo ay humingi at maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sabi ng babae, malayo ang mga Samaritan, Samaritan at Samaritano sa mga Hudyo. Hindi sila nagano sa, kasi ang mga Samaritano ay hindi covenant, hindi walang kaugnayan sa Panginoon Diyos. Sila ay out of covenant. Kaya sumagot si Jesus sa verse 10. At sa kanya ay sinabi, kung mapakikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, painumin mo ako. Ibig sabihin ng Panginoong Jesus, ako ay Diyos. Eh, hindi naman alam ng Samaritano yun. Ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Ito ang ibibigay ng Panginoon Diyos sa mga taong sasampalataya sa kanya, sa Panginoong Jesucristo. At ang tubig na buhay, matapos mong tanggapin at sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ang Espiritu ng Diyos ay ibabautismo sa iyo. Ang Diyos ay suma sa iyo. Ito ang tubig na buhay na nagbibigay ng buhay. Ito ang nagbibigay ng buhay na mahaba, masagana. Ito ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon na ngayong tubig na buhay? Sinasabi. Sa verse 12, Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito yung uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Verse 13, Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Yung normal na tubig, uminom ka, muli ka mauuhaw. Kasi walang kaligtasan sa tubig na normal. Ito ay pangkatawan lang. Sa verse 14, datapwat, ang sino mang uminom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ito ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Kung mananampalataya ka, tatanggap ka sa Panginoong Jesus, ikaw ay may tubig na hindi ka na mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan. Bubukal, ibig sabihin, kung manampalataya ka sa Panginoong Jesus, ay bibigyan kanya ng tubig na bubukal, magpawalang hanggan, na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ito ang Panginoong Jesus at ang kanyang salita. Amen? Sa verse 15, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito. Hindi naunawa ng babae ang sinasabi niya. Ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw. Ang gusto niya sa katawan lang niya. Hindi niya alam na ibibigay sa kanya ay yung Espiritu ng Diyos na magbibigay ng walang hanggang buhay. Bigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw. Ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Verse 16, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Ito ang pinakamaganda eksena, ang katapatan ng babaeng Samaritana. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkakasabi mo, wala akong asawa.
matapat ang babae. Verse 18, sapagkat nagkaroon ka na ng limang asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito'y sinabi mo ang katotohanan. Dito nalugod ang Diyos sa babaeng Samaritana. Kahit na sila ay malayo, hindi sila covenant people, pero ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay hindi na namimili. Wala nang Hudyo, wala nang Samaritana, lahat ng tao ay pwede nang maligtas sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung lalapit tayo sa Panginoong Hesukristo, magiging matapat tayo, tayo ay bibigyan ng tubig ng buhay. Ito ang kanyang banal na espiritu na bubuhay sa ating mapag-uli upang kasamahin ng Diyos magpakailan kailanman. Sa verse 18, sapagkat nagkaroon ka na ng limang asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, sabi ng Panginoong Jesus. Anim na. Oo. Kaya naging matapat ang babae kasi alam niya, hindi siya kasal sa anim na kinasama niya. Pero pwede siya magsinungaling din. Nasabihin niya, asawa niya. Pero doon siya magkakamali. Pero naging tapat siya sa Panginoong Jesus. Ito ang hinahanap ng Panginoong Diyos sa atin ngayon, ang Panginoong Jesucristo, na tayo ay mabuhay ng may katapatan sa Diyos. Ang hinahanap ng Panginoong Diyos sa atin, ang katawang ito na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, kinakailangan ay ingatan natin. Bakit? Dahil ito ay templo ng Panginoon Diyos. Ito ay templo ng Panginoong Jesus. Ito ay templo ng Espiritu Santo. Tatlong persona ng Diyos sa isang Diyos na tinanggap mo si Jesus, ikaw nasa sa iyo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya ito ang magbibigay sa iyo ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Amen? Dahil sa katapatan ng babaeng ito, ay alam na natin, kung ikaw ay maging matapat sa Diyos, ang kasunod nito, ang katapatan sa Diyos ay pagpapala. Kung hindi ka magdadalawang isip at maniniwala ka na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ikaw ay magiging matapat sa Kanya. Sinabi sa Kanya sa verse 19, sinabi sa Kanya ang babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Talagang walang kaalaman ng babae. Ang alam lang niya sa Panginoong Jesus ay isang normal na propeta lang na nalalaman niya ang buhay ng mga tao. Verse 20, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya ay sinabi ni Jesus sa verse 21, babae, paniwalaan mo ako. Na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi nyo sasambahin ang Ama. Verse 22, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, ang mga Israelita, sila ang mga anak ng Diyos, ang covenant people. Subalit ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay hindi na inaalintana ang lahat kahit sino ka pa dahil siya'y bumaba upang iligtas ang lahat ng tao. Kaya kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas sampu ng iyong mga mahal sa buhay.